ito ang Mexican Mole Lizard. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Nakakita ka na ba ng butikin na mukhang ahas? Kung hindi pa, ay siguradong hindi ka pa nakakita ng Mexican Mole Lizard. Ang Mexican Mole Lizard ay madalas na pagkakamalang ahas dahil sa itsura. Kung pagmamasdan, sila ay mahaba na tila ahas at kulay pink. Ang kanilang paa ay umaabot ng 9 inches. Ang kanilang kaibahan sa mga ahas, sila ay may mga paa na kanilang ginagamit sa paggalaw. Dahil sa kanilang itsura, madalas silang kinatatakutan at iniiwasan dahil sabi-sabi sila ay nangangagat tulad ng mga ahas. Ngunit, ang Mexican Mole Lizard ay hindi nangangagat o nananakit ng mga tao. Ang Mexican Mole Lizard rin ay mga diurnal na hayop. Ang mga diurnal na hayop ay gising sa umaga at nagpapahinga o natutulog pagsapit ng gabi. Ang Mexican Mole Lizard ay may kakayahan din na putulin ang kanilang buntot sa mga mapanganib na sitwasyon. Ito ay kadalasang nangyayari sa tuwing sila ang hinahunting ng mga ahas at nais silang kainin. Pinuputol nila ang kanilang mga buntot sapagkat ito ang kanilang defense mechanism laban sa mga ahas. Ngunit, hindi katulad ng ibang species ng lizards, ang Mexican Mole Lizard ay walang kakayahan na magpatubo ulit ng kanilang mga buntot. Kapag ang kanilang buntot ay naputol na, hindi na ito tumutubo ulit. Sila ay matatagpuan sa North America at Central America. Madalas silang makita sa mga disyerto, shrublands at dunes. Sila ay nakatira sa ilalim ng lupa. Ito ang kanilang tirahan para mapanatili ang tamang temperatura ng kanilang katawan. Dahil sila ay mga cold-blooded na hayop at umaasa sa kanilang paligid upang mapanatili ang tamang body temperature. Ang kanilang tinitirhan ng mga hukay sa ilalim ng lupa ay may sukat na 2.5 hanggang 15 cm. Lagi lamang silang nagtatago sa mga hukay sa ilalim ng lupa at ito din ang dahilan kung bakit hindi sila masyado makikita. Ang Mexican Mole Lizard ay isang carnivore na hayop. Ang mga carnivores ay kumakain ng meat o karne. Sila ay kumakain ng mga uod, langgam, anay at ipis. Ang mga insekto na ito ay kanilang hinuhuli gamit ang kanilang mga claws. Sila ay kadalasan nagbibreed o nagpaparami sa summer season. Ito ay nangyayari lamang sa isang beses kada 2 taon. Ang isang babaeng Mexican Mole Lizard ay may kakayahan mag-produce ng 2 hanggang 4 na itlog. Ang mga itlog na ito ay mananatili sa ilalim ng lupa ng 2 buwan hanggang sa ito ay mag-hatch o mapisa. Ang mga baby Mexican Mole Lizards ay mayroon na ding natural instinct na gumawa ng mga hukay sa lupa at mabilis nagiging independent. Ayon sa mga scientists, ang Mexican Mole Lizards ay may lifespan na 1 hanggang 2 years. Bira lang makakita nito sa personal dahil sila ay mahihain na hayop at madalas lamang nakatago. Ikaw, nakakita ka na ba ng Mexican Mole Lizard? Comment down below. 2 lalaki, huli na nakatago sa foam ng kama sa airport. 1 lalaki, huli ng illegal na magpuslit ng 94 iPhones. Number 8, 2 lalaki sa foam ng kama. Parang mula sa spy film ang eksena na ito nang madiskubre ng Spanish border security officers ang 2 immigrants na nakatago sa loob ng isang foam ng kama sa checkpoint sa pagitan ng Melilla sa North African coast at Morocco. Natagpuan silang nakabalot sa isang single bed na mattress at nakabalot sa plastic at nakatali sa taas ng van.